Maraming beses po pag tayo ay gumagawa ng mabuti, nakakarinig pa tayo ng di magagandang salita. Yan po ay maraming beses naranasan ng ating Panginoong Jesus. Sa Matthew 12:22-24, isa pong halimbawa ng ganitong karanasan. Then they brought him a demon-possessed man who was blind and mute. And Jesus healed him so that he could both talk and see. All the people were astonished and said, "Could this be the son of David?" But when the Pharisees heard this, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow drives out demons." Ang Panginoon ay nagpalaya ng isang taong inaalihan ng masamang espiritu, kung kaya't ang taong ito na dati ay bulag na at pipi pa at di makarinig, ay nagbukas ang kanyang tenga at mata sa halip na papuri sa Diyos ang marinig sa mga relihiyoso, sa halip na magpasalamat sila kay Jesus. Sabi niya, paano hindi siya makakapagpalayas ng demonyo, meron din siyang kapangyarihan ng demonyo. People's words can really hurt you. Pagka po tayo ay nabubuhay araw-araw, sa mga naririnig na lamang natin, ay dudugo na ang ating puso. Tulad ng sinasabi nitong si Dionne Warwick sa isang awitin na sumikat nung marami sa inyo yung mga bata pa. Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, When Hurt by Words. Kung tayo po ay nasusugatan ng mga matatalim na salita. Aming Diyos, salamat po sapagkat kami binigyan mo na naman isang bagong araw. Salamat po sa buhay na ito. Salamat sa kapangyarihan mo na maaari naming magamit upang palakasin ang aming mga kahinaan. Nawa ay kami kasihan mo na iyong Espiritu at nawa liwanag mo ang aming mata mo at magkaroon kami, Panginoon, hindi lamang ng karunungan kung hindi ng comfort mula sa inyo. Turuan niyo po kami, lalong-lalo ang mga kapatid na nasusugatan ng puso dahil sa salita na hindi matanggap o kaya ay nakapagdurugo at talagang nakapagbibigay ng kirot. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan at mahigit sa lahat, pagalingin mo ang mga sugat ng aming puso. We pray, Father, that you may be our teacher, our preacher, and our comforter, and we pray that your words will heal, guide, and strengthen us. In the name of Jesus, our teacher, we pray. Amen. When hurt by words. Unang-una po, pag tayo nasasaktan, at madalas na posibleng mangyari yan, examine the speaker. Suriin po ninyo yung nagsalita, yung nagbigay sa atin ng kirot sa ating puso. Qualified ba siya? Siya ba'y marunong? Nagkakamali ba siya? Ano kaya ang kanyang layunin at nagsasalita siya ng nakakasakit sa atin? O kaya siya kaya ay mapandaya at sinungaling? Sabi sa 2 John 1:7-8, "Many deceivers have gone out into the world. Watch out." Maraming manlilin lang. So don't feel so bad when the speaker is ignorant. Pag nasaktan po tayo at ating sinuri ang nagsalita at nakita natin siya isang mangmang, wala siyang alam at wala siyang kamuang-muang sa kanyang pinagsasabi, don't feel so bad. Dahil lang may problema siya at hindi kayo ang problema. Is the speaker mistaken? Maaring hindi siya mangmang, maaring marunong pa nga, pero mali. And if he is mistaken, he is a victim of a lie. He is a victim of an untruth. Therefore, don't feel so bad because your assailant is only mistaken. And check if the speaker is malicious. Because if the speaker is malicious, then he definitely incurs God's wrath. If the intention is to hurt, then you must not permit it to succeed. Para po yung boxing, pagka ang dalawang tao ay nasa isang boxing ring, talagang ang intensyon nila ay talunin yung kabilang partido, kaya hindi mo dapat personal na inaatake ka. And there are people whose intention is really to hurt you. Maybe it is their career, maybe it is imperative to their survival, so huwag masyadong personalin. Parang sa fencing, pagka may mga nag-eskrima, ano bang goal nila, masundot ka ng kanilang espa-espadahan, at sabihin mo na lang, touche, aray, tinamaan ako, pero walang personalan. At ito pong mga marasasakit na salita na nadidinig natin tungkol sa ating sarili, almost 95% of that will come from ignorance, from a mistake, or from malice. Therefore, 95% of the painful words we hear, we should not really pay too much
attention to. Konti lang. At ano po ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga nagsasalita ng mga mali at malisyoso? Romans 1:8. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth. Ngayon po, kung gusto niyo talagang sumama ang loob at mahilig kayong magpasama ng loob niyo, ang isama ng loob niyo ay yung sinasabi ng mga marunong, ng mga hindi nagkakamali at ng hindi malisyoso. Yung tao na may pagtikin sa inyo, yung tao na alam ang katotohanan at yan ang nagsalita sa inyo ng nakasakit, yan ang kayagan niyong sumakit. Sapagkat yan ang mahalaga, sapagkat ang mahalagang bagay manggagaling lang doon sa totoong nakakaunawa at doon sa totoong may pagtingin sa atin. If the speaker who hurts you with words don't care about you, in fact, if the speaker hates you or dislikes you, count it as natural. Talaga, natural lang. Gusto kanyang saktan dahil galit siya sa'yo, kaya huwag niyong pagtagumpayin. Yung mga makakasakit na salita, sa biglang dating lang yan, hindi niyo mapipigilan na masaktan kayo. Pero pagkatapos sa ilang minuto at pinag-isip-isip nyo na, kayo na ang dapat magpasya kung papayag pa rin kayo na patuloy na masaktan. And if this comes from ignorance or from malice or from a mistake, don't permit it to affect you too much. Then examine the words. After you have examined the speaker, nilagyan nyo na siya ng degree of credibility kung maniniwala nga kayo at papayag na maapektuhan. Examine the words. Suriin ang mga pananalita na nakasakit sa inyo. Totoo ba? Accurate ba yan? Pwede namang totoo, pero hindi masyado. Sabi nga ni Francisco Baltazar, bihirang balita'y magtapat, magkatotoo may marami ang dagdag. Sinasabi niya sa Florante at Laura. So accurate ba ang salita? Or is it not true? Or is it inaccurate? Yung mga Bereans po, matapos silang turuan ni Paul, sinisiyasat pa nila kung tama nga ang sinasabi. Acts 17:11, the Bereans received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if Paul and if what Paul said was true. Kine-check. Pag may narinig kayo, lalo't masakit, mahirap tanggapin, pag-aralan nyo, tama ba? Tatanggapin ko ba? Ilang percent nito ang tatanggapin ko at ilan ang hindi? If untrue and inaccurate, the speaker will be judged by God. Diyos na ang kalaban niya nun. Matthew 12:36, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. So, imbe siguro kayo na magalit doon sa nagsalita, pwede pa kayong magkaroon ng puwang na maawa dahil kinakalaban niya ang Diyos. If what was said was true or accurate, learn from them. Totoo pala ang sinabi, ba't sumasama ang loob niyo? Natapat naman pala ang mga pagsasabi at pagre-report, pag-aralan. Dapat ba akong matuto mula sa sinabing ito? Nasaktan ako, pero ang itatanong ko sa sarili ko, totoo ba? At kung totoo, pues, gagawin kong blessing ito. Pag-aaralan ko kung paano hindi na ito magiging totoo bukas o sa darating na mga araw dahil binago ko na ang katotohanan, binago ko na ang aking isip at ang aking sarili. 2 Corinthians 7:8-9, sumulat po kasi si Paul ng isang napakasakit na salita pagkatapos nasaktan yung mga nakatanggap. Even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Sabi ni Paul, ang totoo niyan, nasaktan man kayo sa sinabi ko, eh hindi ako nagsisisi. Although medyo nagsisisi na rin ako ng konti, pero konti lang, sabi niya. Pero nakabuti naman sa inyo. Nasaktan nga kayo, pero ito naman ang siyang naging bunga upang kayo mag-isip-isip at magbalik loob sa Diyos, magbago. Kung gano'n, nakabuti na masaktan kayo. So kung ang nakasakit po sa atin ay totoo at dapat pakinggan, then be thankful that you are being corrected. At gawing monumento ang bawat bato na ipinupukol sa inyo ng tao, sapagkat yan ay pwede ninyong ikalungkot, pero pwede nyo na sabihin ba, dumadami ang bato ko na hindi na ako nag-iipon, gumawa kayo ngayon ng muog. Then examine yourself. So we examine the speaker, we examine the words,
then we examine ourselves. What did you say or did not say? What did you do or did not do that caused people to talk? Siyempre, may ginawa tayo o hindi ginawa. May sinabi tayo o hindi sinabi, kaya may mga nagsasalita. And why are you hurt? Are you guilty? Are you deserving? Are you not guilty and not deserving? Sabi sa James 3:2, we all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man. So an indirect way of saying that you are not perfect, therefore there are times when you will say things and do things that are not right. Therefore, it will elicit reaction from people and people will talk. And probably when they do talk, you will get hurt. So if you deserve it, accept it. Dapat pala tayong tumanggap ng sakit na yon na salita. Tanggapin. If you don't deserve it, reject it in your mind. Napakahalaga po dito, mga kapatid, yung mind control. Yung mind yung magsasabing, tatanggapin ko ang masakit na salita na ito, pag-aaralan ko at matututo ako mula dito kahit masakit. At pwede nyo rin sabihin, masakit ang salitang ito, hindi ko ito tatanggapin. Una, hindi naman karapat dapat tanggapin. May problema ang nagsalita, wala akong problema, so hayaan siya ang mamroblema at hindi ako. Because even Jesus had to hear terrible words said about Him. Tulad po ng ating panimulang binasa, nagpagaling na nga siya ng inaalihan ng masamang espiritu, sinabi pa na ang kapangyarihan niya ay galing din sa demonyo. Then after hearing words that hurt, examine the actual damage. May damage ba naman talaga? Most of the time, our reaction is emotional and dramatic. Madalas yun, pag nakakarinig tayo at nasasaktan tayo, masyadong dramatized ang ating reaction and disproportionate to the cause of our sorrow. Because we are emotional beings, we tend to exaggerate the damage, the pain, the sorrow, and even the number of antagonists. Kung minsan, kahit may 10 pumupuri sa inyong niluto, may isa lang pumintas, nagluksa na kayo. Meron maraming natutuwa sa inyo, meron lang isang hindi natuwa, ang lungkot-lungkot nyo na. Dapat po ang tao marunong maging manhid up to a certain point. Nakita nyo po ang ating mga paa at kamay, nagkakaroon ng kalyo. Kasi pag laging nakukuskos, nagagalusa, nasasaktan, nag-a-adjust ang katawan, naglalagay ng kalyo na tinatanggal naman sa foot spa. Mabuti nga kung makapal ang talampakan, hindi kayo matitinig kahit matapakan nyo ang tamtap. So ginagawang manipis na manipis, madali tuloy masaktan. Mahirap yung manipis. At pag manipis na manipis kayo, ang inyong damdamin, ang inyong puso, lagi nalang kayo nagtatampo, lagi nalang kayo naghihinanakit, nagdaramdam, sumasama ang loob. Kailangan kapal-kapalan. Kailangan magsanay-sanay, magkaroon man lang ng kalyo. And then, get on with life. I remember something I read in high school. Sabi po doon, don't be bothered by a bad or stormy weather. Squalls must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown. You need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. Kahit po anong gusto nyong gawin at kahit ano pang gawin nyo sa buhay, may aayaw sa inyo at may gugusto sa inyo. So huwag kayong gagawa. Huwag kayong maninindigan sa isang bagay na hindi totoo sa inyong kalooban para lang may matuwa sa inyo. Dahil habang may natutuwa, meron ding magagalit. Ang gawin nyo lang, liban na lang kung ito'y masama, gawin nyo kung ano talaga yung gusto nyo. Manindigan kayo sa talagang gusto ninyo. Sabihin nyo kung ano talaga yung totoo. Isuot nyo ang kulay na gusto nyo. Iluto nyo yung gusto nyong iluto. Dahil kahit ano pang gawin nyo, may matutuwa at may hindi matutuwa. So ang mahalaga, kayo man lang natuwa, hindi na kayo lugi nun. Ang mahirap niyan, yung may natutuwa sa inyo, pero ang kinakatuwaan pala nila hindi totoo, palabas nyo lang para sa kanila, tas kayo hindi masaya. Tapos yung mga taong dapat sanay natuwa ng totoo sa inyo kung nagpakatotoo kayo, sila ang hindi natuwa, sapagat hindi yung totoo ang nakita nila. So, ganyan talaga. Kung nasisikipan ka sa mundo dahil nandito ako, pasensya ka. Alangan namang alisin ko yung sarili ko para lumuwag ang buhay mo.
Lahat tayo may karapatan. Sabi nga, you are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And if people are offended that you exist, it's their problem. Ang mahalaga lang, hindi tayo gumagawa ng bagay na truly we are causing to offend other people intentionally. Pero kung na-offend siya dahil gusto mong kulay, tangerine, sumo, mag-sunglasses ka ako, nasisilaw ka sa damit ko. Alam nga namang, padilimin ko ito dahil ikasisiya mo. Pasensya ka. Kailangan meron po tayong ganung uri ng attitude. Samantalang hindi tayo tahasan at nananadyang mang inis, pero kung ayaw nila sa atin, well, we both lose. And sabihin mo, you probably lose more because I have so much love to give. Pagkatapos ayaw mo sa akin, sorry ka na lang. Huwag kayong lagi nang akala mo nagkakandarapan na i-please ang ibang tao. Let's do what is good, let's do what is godly, but not at the expense of what you really are and who you really are. Sapagkat tayo nilikha ng Diyos sa mga individuals, you have your own unique thumbprint. Ang gusto din ng Panginoon, ipurso natin yung individuation na yon under, of course, the unifying power of His love, His grace, and His forgiveness. Proverbs 19:11, a man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Sa kaluwalhatian ng tao na kaya niyang magpalampas ng maraming bagay at huwag pansinin pati ang mga bagay na dapat ay ikinaiinis na niya. Tatandaan lang natin yan. Ano bang bating average? O merong hindi natuwa sa akin, pero gano'ng karami natuwa? Merong na-offend, pero gano'ng karaming hindi na-offend? Because you can never please everybody. Then examine how to protect yourself next time. Kung tayo po'y nasaktan na, pag-aralan naman paano tayo hindi na lubos na masasaktan pa o makakaiwas na masaktan pa uli sa darating na panahon. Titus 3:9, avoid foolish controversies and arguments and quarrels because these are unprofitable and useless. Maraming tao nasasaktan sa salita ng iba kasi sila rin ay madaldal. Sila rin ay matabel at nakikipagtalo, nakikipag-away. Natural, makakatanggap ka ng mga atake dahil sumasali ka sa giyera. So, huwag daw makisali sa mga walang mga kwenta-kwentang mga usapan, mga pagtatalong umuwi lamang sa pagsasakitan, huwag makikisali sa ganyang mga bagay. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. In Proverbs 20, verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Ayaw nyo na mapag-usapan, huwag kayo makipag-usap sa mga mahilig mag-usap-usap tungkol sa tao. So iiwasan ang mga mahilig sa mga chismis. Ang nagdadala ng balita sa inyo, pagpanaog sa inyong bahay, kayo naman ang dadaling balita sa susunod na bahay. Avoid such people. In Proverbs 14:7, stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. So kailangan po natin pag-iwas o kaya kalyo. Kailangan may konti tayong anesthesia. More or less, sa hamak na palagay ng inyong lingkod, out of 100 persons, probably one or two will love you to the max. Kung may 100 tao dyan, baka isa o dalawa ang talagang iibigin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mga 5, mamahalin ka pero may hangganan, hanggang di ka nangungutang. Mamahalin ka hanggang kaya, pero pag hindi na kaya, wag na. Siguro out of 100, merong 3 who will care about you seasonally. Mahal ka pa minsan-minsan, hindi ka mahal kung minsan, ganon. Maybe 10 will be glad that you are around. Natutuwa sila na nandiyan ka. Maybe 10 will ignore you. No? And probably 60 will not even know that you exist. And if you go on, maybe 5 will not like that you exist. 2 probably will definitely not like that you're around. And 1 or 2 will hate you. So why are we going through this statistics na inimbento ko lang? Meron talagang makakagusto sa inyo at may hindi. Huwag niyong pagpakamatayan yon.
May matutuwa sa inyo at may hindi, at maraming hindi papansin sa inyo. Ganun lang. Ang pansinin nyo na lang, yung one or two who will love you to the max, yung five who will love you with limits, three who will care about you seasonally, and ten who will be glad that you exist. All the others, charge them to statistics. You cannot have everybody, and you cannot please everybody. When hurt by words, have a healthy level of detachment. Kailangan po kasi medyo may distansya tayo eh. Nung araw, lagi ko nakikita to sa mga puwitan ng mga truck, ng mga bus. Hindi ko na napakikita ngayon, pero nakalagay, distansya, amigo. Distance ng konti. Pag sobra kang dumututok sa sasakyan, pag nagpreno siya, mababangga mo. Pagka nagka-problema siya, madadamay ka. Konting distansya. And do not give too much importance to what people say or think about you. It's their opinion. Pagka po merong pumupuri sa inyo, huwag kayong sobrang matuwa. Kasi ibig sabihin nun, pag may pumintas naman sa inyo, sobra nyo naman kayong malulungkot. Pag merong puring-puri sa inyo, sabihin nyo, well, that's their opinion. Natutuwa kayo, konti lang. Pag meron namang namintas sa inyo, you can also say, that's their opinion. Nalulungkot kayo, konti lang din. What matters is what you know about yourself. That's what matters. What people say about you need not be the truth. So what matters is what you know about yourself, and what people who really matter know about you, and what matters is what God knows about you. Pagka po nakakarinig tayo ng masakit na salita, ang tatanungin nyo lang, ano ba talaga ang alam ko tungkol sa sarili ko? Ano ba ang alam tungkol sa akin ng mga taong pinapahalagahan ko? At ano ba talaga ang alam tungkol sa akin ng Diyos? At kung ito ay iba sa nadidinig nyong masasakit, sabi nyo, well, that's their opinion. Meron pong isang sumikat na phrase galing sa Folk Phrases from Four Counties na napublish noong pang 1894. Stick and stones may break my bones, but words will never hurt me. Of course, hindi yan laging totoo, pero dapat gawin po nating goal man lang, lalong-lalo kung in-examine natin yung words, yung speaker, at hindi naman totoo, in-examine natin ating sarili. You say, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. It's a protective mechanism you can have when you are continuously being assaulted by lies. And then, of course, kung sinabi nung kanta na dininig natin kanina, reach out for me, sabi nyo, I'll be there, I'll comfort you, and I love you. When words hurt you, reach out to Jesus. Reach out to the Lord. Seek and find comfort in the one who has heard it all and has received it all. He is the master in this area of concern, because Jesus heard the worst thing said about him, and he only had the best of intentions. Ang Diyos sa langit ay kasama natin lagi. Pangako din niya ng Diyos Ama. Joshua 1:5, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. And very especially if you are on the side of truth, if what people say is wrong or malicious, reach out to God. Sanay ang Diyos sa ganyang mga kaso. Ang lahat ng kanyang mga propeta ay napintasan ng mga masasamang tao. Ang lahat ng mga isinugo niyang magagaling at mahuhusay na mga mensahero ay tinanggihan at pinagtangkaan ng masama. Alam niya yan. Go to God when you enter this department of hearing words that hurt you. In Hebrews 2:18, remember, because he himself suffered, he is able to help. At yan po yung reference sa ating Panginoong Jesus. When hurt by words, turn the pain into energy and power to benefit from the situation. Alam niyo po, ang words powerful. Yung power can be the friend of anything. Good engineer. Nakita niyo po yung hydropower, yung lakas ng alon, lakas ng agos ng tubig, lakas ng bagsak ng tubig, with proper engineering, it could be turned into hydroelectric power. Ang lakas ng hangin ay maaari na rin gawing kuryente ngayon pagka marunong kang magpaikot ng kalakas na ito. And even the strongest winds can be the friends of the ablest captains.
kung mahusay kayo na kapitan ng barko, anong uri man ng hangin ay kaya ninyong pakinabangan para kayo dalhin sa dapat ninyong pagdalhan. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same words that can hurt can be the same words that can strengthen. So bawat bato, gawing monumento. Find comfort in other words and in balance. Kung sobra po kayong nasasaktan sa masakit na salita, gunitain nyo rin naman ang mga magaganda at nakakapagpasarap ng damdamin na mga salitang narinig nyo na rin. Gunitain nyo ang mga magagandang bagay ng buhay. Alam nyo kung bakit merong mga sobrang lumulungkot? Because they decide to be sad. They decide that they will be vulnerable and that they will accept all the blows. Sapagkat kung kayo nakarinig ng malungkot at masakit na salita, makinig kayo ng magandang kanta, makipag-usap kayo sa isang taong makakapagpataas ng inyong damdamin, o kaya ay manood kayo ng isang nakakatuwang palabas at ng maiba-iba ang ihip ng inyong hangin. Pero maraming tao, nagtatagal ang kanilang lungkot, nagtatagal yung sakit na din pinagdurusahan kasi lalo nilang pinapalala. Nagsesentimientong masyado. Nakarinig lang ng konting salita, aalalahanin lahat ng mga masasakit na salitang na dinig sa buong buhay at maghihikbi at iiyak ng iiyak. Even loneliness, brothers and sisters, is a matter of decision. And so is happiness. If you decide to be happy, you can be happy. But if you decide to be sad, you will be sad. If you decide that you will be hurt by words, you will be hurt. But if you decide that you will only learn and benefit from them, that is what will happen. So, when assaulted by ugly and painful words, refocus to what is good and what is lovely. Dahil laging may ganyan. Sabi nga nila, pusali man ay may katapat na langit. Kahit anong kanalo imbornal, may katapat pa rin niyang langit. So ano man ang lungkot at hirap, may katapat niya na kabaligtaran. So tingnan niyo yung kabaligtaran para maiba-iba ang ihip ng inyong hangin. And remember, reach out to Jesus. Alam niya yan. Nadaanan na niya yung mapintasan, mapagsabihan ng kung ano-ano, mapagbintangan, at mabato pa nga ng maraming mga masasakit na salita. Alam niya yan. At sabi niya, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. And I like to suggest one very powerful antidote. When you are hurt by words, pray for the one that hurt you. Kung kayo po ay nasaktan, binato ng isang napakasakit na salita, ipanalangin ninyo yung gumawa nun. At huwag niyo ipanalangin mamatay. Huwag niyo ipanalangin tamaan ng kidlat, kainin ng lupa, uurin habang buhay. Hindi ganun. Manalangin kayo ng isang mabuting panalangin para sa kanya. At makikita nyo po, hindi man siya magbago, kayo magbabago. At ang mahalaga naman, when the day is over, what is really important at the end of the day is that in your heart you have peace. Though there may be trouble in the world, if you have peace in your heart, then you will sleep, you will eat, and you will have life. So ang ating baguhin ay ating sarili. Masyadong sigurong mataas na ambisyon, bagamat hindi naman imposible na baguhin ang mundo sa tulong ng Diyos. Pero higit lalong madaling gawin na baguhin ang sarili. Tanggalin yung sobrang kanipisan ng damdamin, yung sobrang tampo-tampo, yung sobrang madaling maapektuhan at sentimiento, bawas-bawasan, at nang sa ganon, may protection tayo. But remember, it is only the truth that can set free. Kung may katotohanan ang nakakasakit na yan, palitan ang katotohanan, magbagong buhay, at nang hindi na muling masaktan pa ng katotohanan na yan. At pag sa ganon, magiging pagpapala, maging mga tinatanggap nating masasakit na salita. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri sa inyo. Totoo pong napakadalas kaming masaktan, mga bintang, mga masasakit na mga pananalita, unkind, judgmental words, and sometimes even when we're doing the good thing. Alam niyo ito, Panginoon, hindi ito lingid sa inyo. Sa sandaling ito, humihingi kami, Panginoon, ng paghipon ng iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Na kung may mga kapatid dito na may sugat sa puso dahil sa sinabi ng kapwa, humihingi kami ngayon ng kagamutan. Mga kapatid, sino man sa inyo ang may daladalang sugat sa inyong puso dahil sa masasakit na salita,
na inyong nadinig o patuloy na nadirinig, I like to pray for you. Jesus heals. God touches our hearts. Tumayo kayo sa inyong kanilalagyan at hihingi tayo sa Panginoon ng pagpapagaling. Sino pa po ang tatayo sa sabi natin, Lord, may mga damdamin ako na masakit. Nakakatanggap ako ng mga masasakit na salita. Minsan nahihirap na hirap ako. Hindi ko makaya. Yes, stand because the Lord heals. Mananalangin tayo. Magpapagaling ang Panginoon kung tayo ilalapit sa Kanya. Kung minsan ang tagal-tagal na dala-dala pa natin sa ating puso, mga hinanakit, masasakit na sa salita, mga sumbat, pintas. At kung minsan kaya hindi tayo makalaya-laya dahil laging nandyan, hindi pa nadidil. So if you want to deal with some pain in the past, some pain caused by someone either you love or not love, someone who loves you or hates you, the Lord said, come to me and I'll give you rest. Kung mayroon pang nais sumayo, kilalanin na ang Panginoon yung nagpapagaling. You stand up because Jesus heals. Panginoon, salamat po. Sapagkat maaari naming dalhin sa iyo, maliliit man o malalaking bagay, maaari kaming magpagaling sa inyo. Lumapit. Tingnan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na tumitindig, nasaktan, naging biktima ng mga matatalim na dila, ng maaaring mga masasakit na kasinungalingan o masasakit na katotohanan. Ano man yon, nasaktan ang iyong mga anak. Panginoon, kupkupin niyo po. Ang pagtayong ito ay napakasimpleng gawain, subalit malaking kahulugan. Ibig sabihin, kinikilala na kayo ang makapagpapagaling. Kinikilala na mayroong dapat na gamutin at kayo ang manggagamot na yan. Turuan niyo po kami, Panginoon, ng mga kapatid na ito, kung tama lang tanggapin ang mga salita na natanggap dahil totoo, ituro mo na matutunan kung papaano mabaguhin ang buhay. At nang di na muling makarinig ng mga ganitong totoong masasakit. At kung di naman totoo, subalit masakit, turuan mo kami magpatawad. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng bagong panimula. Father, with your mighty and righteous right hand, touch the hearts of people who need your healing. Paampatin mo, Panginoon, ang pagdudugo ng puso na iyong mga anak. Paghilumin mo ang mga sugat, isara mo, Panginoon, ang mga nakangangang sugat na ito ng aming puso. Pagalingin ang iyong pag-ibig. At higit sa lahat, pagalingin din ang pag-ibig namin sa aming kapwa at sa katotohanan. May we not take needless offense, but may we examine the words and let them help us. Pagpalain mo ang mga anak mong ito, Panginoon. Ituro mo ang bawat hakbang na dapat gawin upang makapagpatawad, upang lumapit sa inyo, at upang patuloy na magbago, patuloy na maging kawangis na iyong anak na si Jesus. Mga kapatid, makakaupo na kayo. Patuloy tayong yumuko sa diwa ng panalangin. Sa mga hindi naman tumayo dahil walang pangangailangan, Panginoon, ipasuri mo naman sa amin at maging sa mga tumayo rin. Kung kami naman ang giging dahilan para may masaktan ang dila ba namin matatalim at nakakasakit, do we delight in our brutal frankness? Pag po ba kami nasasaktan ay ang aming tendency manakit na rin? Nagsasalita ba kami hindi para lang magtuwid, kundi talagang para manakit, gumanti? Sino man sa inyong mga kapatid ang may suliranin sa inyong dilang hindi mapigilan, sa inyong bibig na sobrang nakakasakit sa kapwa, marami na kayong nasaktan at maraming sasabing nasasaktan, yumuko sa presensya ng Diyos at ihingi ng tawad. Humingi ng espiritong nasa ilalim ng kontrol ng inyong kabutihan at ng salita ng Diyos. Panginoon, siyasatin mo pong aming puso. Kung kami po ay nakakasakit ng damdamin ng kapwa na hindi naman dapat, sa pagsasalita namin at sa kawalang bahala ay nakakasugat ng mga damdamin, patawarin niyo po kami, Panginoon. At makita nyo nawa na nagbabago kami.
less hurting words, less pain for others. Nawa, Panginoon, kung bubukang aming bibig, maging pagpapala, kaliwanagan, kalakasan ng iba ang maging bunga nito. At hindi kalungkutan, hindi panghihina ng loob. Turuan niyo po kami to put our mouths under control so we may not hurt others needlessly. Turuan niyo rin po kami maging matapat na kung may kailangan sabihin kahit masakit, matutunan naming sabihin ito sa tamang paraan, sa tamang lugar. Pagpalain mo ang aming mga bibig na kung kami magsasalita, matutuwid ang liko, maliliwanagan ang madilim, maitatama ang mali. Bless our mouths, O God, so that they can be your instruments. Mga kapatid, kung meron tayong mga alam na nasaktan ng ating salita, huwag tayong mag-atubiling humingi ng tawad sa kanila. Isang malaking kabanalan na tanggapin ang kamalian at humingi ng tawad. At sa mga nasaktan, magpatawad na kayo kahit hindi humihingi ng tawad. Kung hihintayin natin laging humingi sila ng tawad, we will just become satellites of these people. Pag ginawa nila, apektado tayo. Pag hindi, apektado tayo. No, decide that what will affect you is under your control. So forgive people even though they don't deserve it. Forgive people even though they don't seek it. Because as you do not forgive, you will only continue to be affected negatively. Set yourself free by the Spirit of Jesus that forgives. Because it is only in forgiving and forgetting that your wounds will heal. Sa ilang saglit pa, magbulay-bulay tayo at hayaang kausapin tayo ng Espiritu ng Diyos. Kung tayo ang nakakasakit o nasasaktan, may the power of the Lord be made real in our lives so that we can find beauty and comfort and joy in daily living. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang When Hurt by Words.